What is up mga Barks? Mga Barks, meron lang tayo ito trouble na ano. So, gagawa tayo ng ano, DIY project. So, ito ay ano, NS200. Ang gagawin natin, ibabypass natin siya sa thermostat ano. So, okay na yung fan nito. Magana na siya. So, ayan, start na rin. So, ito, papakita ko sa inyo kung ano, bakit siya nag-ano ng chicken gen. Ay, chicken gen. Temperature, lumalabas yung temperature niya. Alright, start na din. So, ayan, hindi pa siya lumalabas, ano? Mamaya-maya lalabas yan. So, gumagana na yung pan itong mga parts. Ayan o. Makita niyo siguro yan. Ayan o. So, ayan. Hintayin natin magkano yan. O, ayan. Nagbe-blink siya. Ibig sabihin, may something yung ano natin dyan. Yung mga parts dun sa ano ng kulan, sa mga dinadaluyan ng kulan, no? So kanina wala siya, ngayon lang nagkakaroon, no? Ayun, no? Nagbe-blink siya. So ang gagawin natin, ibabypass natin yung thermostat niya. So marami na akong ginawang bypass, wala namang ano, wala namang problema sa motor. Hindi ko lang alam sa kotse ano. Ito na, gagawin na natin. Alright, DIY moves. So ito pala yung ano, yung sira na fan ano. Sa NS200, ayan, pinalitan namin. Hindi na gumagana to, palyado. Gumagana naman siya, pero kailangan mong ano, tulungan na paikutin. Alright. Alright mga parts, i-drain muna natin yung coolant para hindi sayang ano. So kasi bago pa lang tong coolant. So binuksan ko lang to dito sa side. Itong bracket na to. Yan, para madukot natin. Dudukutin na lang natin dito. Ito yung thermostat niya dito banda. Ayan, tinanggal natin yung bracket niya. So ngayon di-drain muna natin yung coolant. Buksan natin yung takip para mag-release yung coolant. So gamitan lang natin by script. By script lang na. Alright, nabuksan na natin. So ayan, nabuksan na natin. So ayan. So na-release na yung ano niyan, coolant. So pag hindi nyo kasi bubuksan yan, di babagsak yung coolant dito sa drain plug nyo. So alright. So pag ganun ha, papunta dito, pakaliwa pag nag-drain. Saod lang natin yung coolant, masayang. May napanood na ako dito, ginagamitan lang nila ng spring ng valve at saka coin ano, nilalagyan nila ng coin, isang spring valve palubog, tapos isang coin, tapos dalawang spring valve sa taas. So ang gagawin natin, iba naman, DIY po. Effective to, pwede nyong gayain. So kung may budget naman kayo, kung may budget
budget naman kayo, bilhin lang kayo. Higpit, alalay lang kasi delikado. So, tanggalin ko na yung thermostat. Yan, tatanggalin na natin. So, gamit na kayo ng back rings. Huwag open para hindi malos thread. So, yan. Tandaan lang. So, yan. Ika-cut ko muna siya para matanggal ko na maayos. Pati doon sa kabila, naluwakan ko na yan. Yan, doon sa kabila din. Sana tinugutin. Right, cut ko muna. Alright, nabuksan na natin. So, yung clamp niya ay tinas ko. Alright. So, ito yung thermostat niya. So, ito yung thermostat niya. So, ayan. Tatanggalin ko lang to. So, wala kasing taga ako. Natin ano, tatanggalin na yung thermostat. So, nanigas na yung thermostat. Ayan o. Nanigas na siya. Nag-lock na siya sa ilalim. So, may gagawin ako dito mga parts. Tatry ko yung naisip ko. So, ito na nahugot na natin yung thermostat. Ito yung thermostat. So, gagawin natin dito ay bubutasan natin. So, try natin butasan. Butasan natin ng mga lima siguro. Alright, tara. So, alright. Tanggalin ko muna to. Itong seal niya. Para hindi siya masira. No? So, yung iba kasi, lagyan nila ng ano sa ilalim ng bulb spring tapos coin tapos bulb spring na dalawas taas. So ang gagawin natin hindi na bulb spring. Ang gagawin natin ay magbubutas na lang tayo dito. Palakin ko to, dadagdagan natin. Uport natin. Hindi makapasok yung coolant galing sa rigid, papunta sa radiator, pataas. Ito sa ilalim kasi, papunta na ng block yun. So, papakita ko sa inyo yung connection niya. No? Ito. Itong hose stem, galing yun dun sa connection ng thermostat. So, ang ibig sabihin, papunta siya dito, hindi siya makapasok dito. So, nandun lang sa block. Paikot-ikot lang siya dun. Hindi siya makapasok dito para palamigin niya yung coolant papunta dito sa baba. Ito. So, hindi siya makapasok sa taas. Sa block lang siya nag-circulate. So, hindi niya mapapalamig dito sa radiator. Hindi mapapalamig. So, ang gagawin natin, DIY lang tayo. So, hindi naman to, ano, mas mainam kung bibili na lang kayo. So, sa akin kasi, itry ko lang yung bypass. Kung effective siya. Bago bibili yung mayan. So, kuha na tayo ng pambutas. Pumbutasan natin to. Sa kabilaan ng gawin natin ito, nabutas ko na. Bypass na ito mga parts.
Sulit. Sulit. Yun, bukas. So, ang gagawin ko, papagapagin ko sa port. Dahil mahirap bubutasan ko. Ha? So yung purpose natin dito, bubutasan natin to. Bubutasan natin yung nandyan para makadalo yung kulan. So maliit man siya pero sulit na yan para makalusot yung kulan. So lagyan ko lang na marker. Tapos ipoport na lang. Lagyan lang natin ang marker para makabaw nyo. Pare na. Okay, my God. Okay, my God. Ingat na kayo kasi nandis na siya ay hindi nagsasalita. At hindi nagsasabi. Really? 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 It's not any good. So, nabutasan na natin yung iba. Critical yung ginagawa natin. Pero maganda sana kung may masin siya. Kamasin ka pati lang. Pati siya. Ngayon, maliwala na tayo. So yan. Bubutas pa rin tayo ng dalawa dito. Ang gagawin natin, pagpaslubungin natin yung mga yan. Ito kasi dito sa gilid, dito yung nandito yung wheel seal para hindi tatagos yung kulan sa gilid. Parang pinakagasket niya yun. So, yan. Bubutas pa tayo. So, ingatan tayo mga parts sa pag-detail dahil baka mga sugat. Saan bukasan na siya? Oh my God! Oh my God, God! So last! So yan ang bukasan natin. Last! So ang gagamitin natin pang port. At salubungin natin yung tatlo. Dyan. Pwede na yan, makadana yung kulad dyan. Yun, tagos. So, gamitan nyo na nga dito, pasensya. Patient lang para ano, magawa nyo yung gusto nyo gawin. So, right, sit muna natin yung bala ng mini grinder natin. Gagamit yung matulis. So, puputasan muna natin. Para mas malapit yun yung port. Kasi mga parts ito yung jit tag ng ano para yung temperature halimbawa pag malamig pa yung kulan di pa makakapasok dun sa radiator dun lang mag-circulate sa block so dun sa impeller no tapos ngayon pag uminit siya bubukas yung ito bubukas to may sensor to dito na pag uminit babagsak tong ito hilay na spring bababa yung spring tapos papasok yung kulan so ito yung gamit nyan so ngayon babypass na natin lulusot na yung kulan dito kasi may mga butas na to eh. Kasi ito yung lock nya dati oh. Hindi siya makapasok dito
ngayon makakapasok na siya. Titingnan natin kung okay sa right yung gagawin natin. So magkakalapit-lapit na sila. So mga parts, may tips na ako sa inyo ha. Sa paggagawa ng motor, huwag masyado tayong magmamagaling. Gagawa lang tayo. Gawin nyo lang yung trabaho nyo. Huwag tayong masyadong magmamagaling. Yung parang alam na natin lahat. So kasi may iba tayong mga ginagawa na hindi natin pakakabisado. Ganun. So, ano lang, kasi baka mapaya tayo sa mga customer natin. Lahat ng ano, mekaniko hindi perfect. Maliban na pag may ano siya, manual, katulad ng mga engineer. May blue book na ano, mga parts yun ay masasabi mong perfect na. So ito yung mga ginagawa ko, puro mga ano lang to, actual saka tips. Pwede nyong sundan, pwede nyong hindi nyo susundan. Guide lang to. Pag itong mga tips na to, pang probinsya to mga parts, lalo na yung walang mga motor shop na mabilhan, ganun, malayo sa ano, Kabiasnan. O sa baryo na talaga. Ito para magamit nyo lang yung mga motor nyo. DIY lang. So, ayun. Puro butas na. So, ang gagawin natin, pagsalubungin natin lahat mga yan. So, okay. That's it. So, mga parts, ito yung naisip kong gawin. Dahil may oil seal siya. Ito. May seal siya, no? Kasi kung yung ginagawa ng ano, mga Indiano, lalagyan ba nila ng tribat or mga gasket maker na ng silicone. So ayun nga no, yung mga ginawa sa iba, iba yung diskarte, lalagyan na lang ng silicone yung dito. So sa atin, ito pa rin yung gamit natin, itong wheel seal na to, para walang leaking. So ang gagawin natin, pagsalubungin lang natin yung butas. So, check natin kung talagang effective yung ginagawa natin.
okay na siya yan. So ang gagawin natin ay alright, tapos na, no? Ang gagawin natin ay ito, tatabasin natin to, tatabasin natin para true in true yung kulan. Okay. Ito nga yung nangyari, oh. Maliwanag tayo, ayan. Ayan mga part. So, ayan. So, tagos na yung mga kulat dyan. Ayan. So, tara! Kapit na natin. Let's go! Alright! Matik! So, balik muna natin yung wheel seal. Baliktara naman to, eh. Baliktaran yan. Yan yung magano seal dun sa taas para hindi siya tatagas. So, balik na natin. Yan na, nailagay na natin yung wheel seal. Yan. So, laglag na natin. Ayun. O, di ba? Hindi, may wheel seal pa rin siya. Hindi na tayo maglagay ng gasket maker. Sealant, no? Ay, sealant. Gasket maker, silicone. Hindi na tayo maglalagay. Okay. So, right. Lagay na natin. Tapos, panda rin natin. Magpitan lang natin. Mabilan lang na lugar para magamit nyo lang yung motor nyo. Yung walang mabilan lugar, hindi man nabibili yung lugar. Hindi, walang mabibilan na parts. Ayun, yun, oh. Parts, hindi yung lugar. Yung thermostat, kasi alam mo naman, order lang to, Shopee. Yung iba, hindi pa parehas. Bypass na to, mga part, bypass. So yung idea na to ay sa akin lang to, naisip ko lang to siya. Dahil yung motor ko, naka-bypass na rin yun. So, ibig sabihin, doon mo nakuha yung idea mo? Oo, doon ko nakuha. Doon sa motor ko pa lang, ibig sabihin siya pwede sa ibang motor. Ganun. Oh, yung mga bypass-bypass na yan. Bumpanot. Ganda yung maihatid natin yung mga idea natin sa ibang tao para magkakaroon sila ng decision kung anong gagawin nila. Gagawin nilang motor. It's very hot. Init. Very hot. Init. Init. Kami. Init. Super. Super init. Saan yung cowboy mo? Cowboy hot? Oh, asan na pala? Alright, okay na, nilagay na natin na yan, naikpitan ko na rin. Dito, halika dito. Naikpitan ko na yan, o. Oh. Ayun, o, oh, cover. Ayan. Balik na natin yung suwa ko, panda rin muna natin. 2, 4, 6, 7. Ang gulong, binilang ko. Ba't mo yun ano yan? Inayos ko yan, nakatayo yan. Di ba may bumili kapon? Di yung kapon. May isang araw. Alright, isting na natin. Balik ko muna tong clamp. Pagkakano ka talagang kita ko. Yun.
So, okay, yung mga parts na ilagay na natin. So, testing natin. Lagay natin yung coolant muna. Lagay natin yung coolant. Coolant na walang hanggan. Ang dami pala naman ito. Hindi pala nakabilis pa sa kami ng coolant, no? Power coolant. Nakalista ba yun? Ang parang nakalista yun. Yun, puno na siya. Gawin natin ay tapa. Overthinking na gina. Overthinking? Overlooking. Power. Stop ko. Alright. Una natin. Check engine. Ayan, gumana yung fan. Ang lakas. Alright, bypass na natin. So, nandito na lang.